Good morning. Good morning. Congressman. Good morning, Mara. Congratulations. Thank you. Congressman, ano mo sasabi mo sa mga Biliranos na binigyan ka ng dalawang pagkakataon na maging Congressman ng Biliran? Talagang sobra-sobra ang aking pasasalamat at kabutang na loob sa mga Biliran. Sa kanilang patuloy na pagtitiwala sa akin, na maglingkod muli bilang congressman ng ating probinsya. Sa totoo lang, nagulat ako dahil sa mas malaki ang mukas na boto natin para sa akin. Ibig sabihin lang na yung ating mga programa na naipakita sa ating mga mamamayan bilang representante ng the last 3 years, talagang kanilang hinahanap at nakita nila na effective na pagtulong sa tao. At maliban dyan, sa tingin ko medyo nagmata na, medyo naiintindihan na ng mga kababayan natin kung sino talaga ang kailangan iboto para na mas kailangan ng ating probinsya. So, sa inyong lahat, maraming salamat sa tulong ninyo at asahan po ninyo na yung tiwala na ibinigay niyo po sa akin ay pangangalagaan. Congressman, ano yung mga plans mo ngayon sa second term mo? Ano yung mga priority projects mo? Alam mo, sa kakaikot ko sa pulong-pulong, sa mga kabarangayan, nakita ko ang isang in demand, ano? Kailangan dagdagan pa natin yung scholarship program natin. Kasi itong first term ko, hanggang 2,000 scholars lang ako sa Naval State University sa isang SEM. That is 2,500 per student. For 1 cent, so equivalent to about 5 million pesos ang budget per tranche for half a year. So nakita ko na kailangan dagdagan mo pa. So this coming second tranche, tataas ko ng 3,000 scholars sa Naval State University. Tapos pagpapatuloy din natin yung full scholarship sa test na kabukaya, and this time around, maglalagay tayo ng food allowance para at least merong wala nang dahilan para yung mga may hirap na bata hindi mag-aaral kahit sa testa kabugayan dahil talagang sa hirap ng buhay meron talaga mga pamilya na kahit libre ang edukasyon hindi makaprovide ng pambaon yung mga ginikanan. So lalagyan natin ng food allowance sa testa kabugayan na full scholarship. Tutuloy din po natin yung scholarship natin sa BNAC NSU na full scholarship din. Tapos yung e-health fund na sa tingin ko effective kasi yan dahil hindi tayo makakaiwas sa sakit sa ospital. So talaga may mga pasyente tayong walang-wala talaga. Kahit may field health card, wala silang cash yun. So kailangan talaga ipagpatuloy yung e-health fund para naman may alalay na kaagad lalong-lalo sa mga pasyente walang perang pambili na reseta o yung mga kinahanglang operahan na walang-wala. O yung mga kailangan mo ng CT scan, ultrasound, at iba pang examinations. Na yung iba kailangan pang gawin sa Tacloban. So ipapatuloy natin yan, health fund, scholarships. Tapos yung mga assistants na sa schools. Kailangan nila, may laptop, computer sa mga teachers. Merong electric fan natin sa kada classroom, medyo kulang pa. At ang isang naiisip ko rin is because of the law that we have created, yung bang signed by the president, yung tourism development area, province of Biliran, yan ay gagamitin natin sa data ngayon para kulitin natin ang national government, ang DBM, para mag-provide ng funds para lalong i-develop o ipagawa kung anong facilities ang kailangan para ma-promote ang turismo sa ating probinsya. I hope na sana
kahit tapos na ang eleksyon, so na sana tapos na rin ang politika. Magtulungan na lahat. Pwede ka kampi kita, hindi ka kapartido, pero sana magkaisa na lang. Wala nang babagan sa mga importanteng mga programa at proyekto na kailangan natin matupad para talagang mapakinabangan natin yung batas na pag-develop ng probinsya as a tourism destination. What about the hospital? Hospital? Ano ang plano mo sa hospital? Well, yung hospital natin, sa totoo lang. Kasi yan ang pinaka-big problem natin. Well, actually, ang hospital, ang government hospital, kahit saan ka pumunta, talagang na kulang ang pondo. Kasi, libre yan. Diba? So, kahit pumunta ka ng Metro Manila, na government hospital, talagang yung reseta, binibili mo sa labas. No? Dahil talaga nauubos eh. So, aside from that, ang isang problema natin sa ating hospital, kulang tayo sa doktor. Kasi, yung mga taga-biniran niya na nag-graduate ng medicine, ayaw mag-practice dito, gusto sa syudad eh. So, we have to develop or find ways para ma-encourage ang doctors na mag-practice dito sa ating hospital. Yung iba nga, private dating doktor sa loob ng hospital, magre-resign, magpa-private na lang sa labas. Ang dami nang gumawa niyan. So, isa yon sa kailangan natin. Paano tayo makakita ng ganong karaming doktor para at least ang nag-duty sa ating hospital, hindi lang isa o dalawang doktor lang sa isang gabi. Kasi gano'n na nangyayari. Manpower. Because of personal reason, kailangan doktor. Second, yung additional na infrastructure na kailangan, at least maganda na ngayon, ano? Pero kailangan pa natin i-two stories yung sa may OPD para madagdagan ng ward, madagdagan ng mga facilities. So, yan din i-request natin sa Department of Health. And yung pagdating sa PhilHealth, kailangan pagpatuloy yan. PhilHealth program. Dahil yan lang ang pwede maka-replenish. Not fully, but at least portions of the funds ang nawawala, ma-replenish ng PhilHealth after 3 months. Dahil sa totoo lang, ang pondong inilalagay natin sa ospital nung governor pa is 30-35% ng pondo ng Kapitolyo. Ganun kalaki ang nauubos, nakulang pa rin. Kasi, government hospitals eh. Hindi mo naman mapipilit ang mga pasyente na magbayad araw-araw sa kwarto lang sa mga private homes. Eh, talagang, iba, walang-wala talaga. Miski si Gov, talungin mo, ilan dyan ang na-admit na ang bill paglabas ng ospital eh 15,000, 18,000, 21,000, pero pag nagbayad 300 na lang. So talagang pagdating sa generation of funds, kahit pumunta tayo sa ibang government hospitals, yung ibang government hospitals ngayon para nag-aalas sa semi-private na eh. Diba? Pumunta ka sa East Avenue Medical Center, sa Quezon City, tabi ng Philippine Heart Center, may bayad ng parking lot. Sa atin, di pwede yun. Dahil syudad yun. Tapos, meron na silang mga private ward at saka private rooms, no? Which is nakaka-afford naman ang mga taga-syudad na magbayad ng tamang halaga. Pero sa atin, sa totoo lang, third class province tayo. Ang kakayahan ng mga biliran, hindi talaga kayang pakipagsabayan sa mga nakatira sa city na kung saan may magagandang sweldo sila. Kaya, in terms of health services, problema yon, tama yon. Pero sa tingin ko naman, mas maganda ang nangyayari pang serbisyo sa ating hospital. Kung ikukumpira mo sa Northern Samar na hospital, kung ikukumpira mo sa ibang probinsya sa ating bansa. Pero, as a doctor, sensitive ako dyan. Kaya, yung nga, katulad na sinabi ko, PhilHealth, kailangan damihan. Tapos, doktor, kailangan mag-encourage.
ganyan. And yung gamit na kung ano man yung gamot, gamit, kaya may e-health care program tayo para maka-provide ng gamot na wala sa loob ng ospital na nauubos at iba pa. So ang isa pa dyan, in terms of assistance to patients, si Go, nakakakuha rin siya ng endowment fund sa PCSO na nakakatulong din para hindi mabilis mauubos yung pondo ng Kapitolyo pambili ng kung ano-anong gamit.